Hey guys, good afternoon. May pupuntahan ako ngayon kasi meron akong aasikasuhin sa business ko. Yun, hindi ko ata na-share sa inyo guys, pero yun, magbe-business ako. Pero super liit lang yun guys. And hindi ko muna siya i-share kasi parang wala lang, medyo ano pa ako, kabado, char. Anyway, tapos ako mag-prepare. So magkikita lang kami ng boyfriend ko doon sa Gaisano Grand. And then doon na kami sa venue. Tapos gusto kong mag, ano guys, koloran talaga. Gusto kong i-dye yung hair ko kasi ayan, oh, ang haba na talaga ng black na hair. Tapos kahapon bumili ako sa Watson's ng hair coloring cream. So ito yun, napapakita ko sa inyo. Nakita ko kasi itong hair fix na buy one take one siya. So 199 pesos lang for the long ganito. Tapos meron na siyang mga ganitong mixing tray, shower cup, gloves, tapos hair conditioner, developer, and itong colorant. So tatry natin if okay talaga to siya. Yung gamit ko kasi usually yung Pixel, something. Nakalimutan ko na yung pangalan. Pero wala kasi yun siya doon sa Watson's at that time. So, yun lang. And meron na nag-detect sa akin kasi Ardell na to. I will see you guys later. Hey guys, kinuha na pala namin yung gamit sa Bigbig. Kinuha na namin yung in-order pala namin. Pero meron pa mga kulang, dalawa ata yun eh. So, magte-text lang daw yung taga doon sa amin. And, pupunta muna kami ng SNR kasi gutom na kami guys. Wala pa kaming lunch and breakfast pay. No? SNR muna kami guys. Umabi eh. Nag-umabi. Same order on. As usual. Chicken bacon. Chicken bacon, his favorite. Ako chicken na naman ulit. We're done eating. Nag-two-piece chicken lang kami tapos nag-order din si Big Big ng bake roll. Chicken bacon bake roll. Kasi i-ano niya sa duty for later. Baon niya. Bye! Andun na sila guys. Kumain lang kami dito sa Davao Famous. So, hindi ko na dinala yung camera ko. Tapos, B, ato tag, anong karun, B? Pwede tayo ng mall. Mall? Guys, ano, Grand, magbayad lang ko. Ha? Ano after? Ano ba? Saan? Wala pa break ka ako eh. Wala. Wala kay, libre, yagi, unta to niya. Wala ka dito, di ba? Katulong sa taas niyo. Wala, oy! Ano daw? Wala, itang paraman kami. Nakaya yung mga ano dito. Sorry. Kaya NCCC, ramit ang kabalo. Pero yun, after noon, uwi na kami, guys. Diba, B? Ay, meron pa siyang duty. Si Bibi! A few moments later. Hey guys, andito na pala kami sa bahay and hindi ko napakita yung outfit kanina. So ito yun, oh. Hindi ko lang alam kung sa Forever 21 to or sa Pen Shop to. Dress shirt siya. Ganyan lang. Tapos, meron akong shorts actually, pero sobrang haba kasi nito eh. Naririnig niyo ba ako? I feel like hindi niyo naririnig na yung, ano, yung voice ko. So yan. Tapos, this one is from Pen Shop. And yung shoes ko, ano pa rin, yung sa Fila pa rin, na color white din. So yun, magluluto lang muna ako guys. Nga pala na-discharge na si mama kanina. So, andun kami sa Davao Famous. After niya ma-discharge, dun kami kumain. Tapos yun, dun na siya sa kwarto niya ngayon. Si Ira pala, yung doggy namin, meron siyang parang, ano, parang nag-protrude nga sa may leg niya. Pakita ko. Sabi. Asa, yay, yay, ay, ay. Ay, nakuratan ko. Ay, baby. Yung dito niya, oh. Parang ano siya. Parang, pag ganun nga, hindi siya flat. Tapos, parang ano siya. Kasi, ano, baby? Firm? Parang firm, no? Ay, 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 ay. Ay, ikaw. Chiki, ay, ay. Di man ikaw, ay, ay. Yay, yeah, ikaw. Hindi man yay, chiki. Uy, ka-cutie. Nag-smile. Ira. Smile.
Hey guys, it's 10:30, almost 10:30 na, and gagamitin natin to siya guys kasi first time ko to siyang gagamitin, so let's see if effective siya. Kasi diba, yun, oh, pinakita ko sa inyo kanina, ayan, oh, ang haba na nung black na. Actually, meron ako nung panglagay talaga ng ganito. Pero andun kasi siya sa likod, so ayoko na pumunta din dun. So yun, ayan. So 199 pesos nga to siya guys, and buy one take one siya sa Watson's. Kahapon, February, ano na ba ngayon? 7, February 7. So, meron siyang developer, meron siyang colorant, ash blonde nga yung color, tapos ito para sa hair mo, and then, conditioner, tapos itong gloves. So, tapos itong tray pala, dito natin siya i-mix. Yan, so mix na natin siya guys. Wait lang. Sundin lang natin yung instructions dito. I hope na hindi din siya super light din kasi parang hindi siya bagay sa akin. Ito na lang gagamitin ko na suklay guys. So, ito yung ginamit ko sa ano eh. Or yan yung free na suklay doon sa curler nga na tag 300 pesos na nireview ko din. From Shopee. Vivi and Vogue yun yun. Yung mga aso namin. Kasi may usa na naman sa ano eh. Sa... Ganitong oras talaga nag-color, no, ng buhok. Actually, yung sabi dito is 20 minutes lang, pero since black na yung sa taas ko, unahin ko muna siya. Kasi for sure, siya na naman yung hindi magko-color eh. Yung dito sa sides, yan talaga yung first na nagde-develop yung color niya. Tsaka hindi niyo ako nakikita no, while nagsasalita. Sobrang strong ng amoy. Yung instructions niya, the usual lang naman. So, mimix na natin siya and ilalagay sa ating hair. But, unahin ko muna ito dito. Tapos, pag nag-develop na siya dito sa, ano, sa taas, dito na naman sa lower half niya. 20 to 30 minutes yung andito as instructions. Pero, I think, ano ba, iwa 1 hour ko dito sa, ano. Let's see na lang. Check ko na lang every now and then. Para hindi naman siya promise. Let's see. I'm nervous. At dahil hindi ko naman ito siya ginagamit na suklay, guys, siya ang aking ipang mimix. Mura lang siya, ha? $199. Compared dun sa mga Revlon, sa mga ganun. Obviously, siguro mas maganda yun. But, mas mahal din siya. Siguro mag-wait muna tayo ng mga ilang minutes, no? Para makita yung color niya. Or, ano ba? Ano yung ginagawa niyo? Nilalagay niyo agad sa, ano niyo, sa hair niyo? Or, nag-wait din kayo like me? Yung parang, ano lang, nagba-brown lang siya, ganun. Ah, sakit ng eyes ko. Parang kang gumagawa ng cake or something, no? Or, yung topping niya. Okay, let's wait for a couple of seconds. Ayan, so meron na siyang color ng konti, guys. So, guys, turuan niyo ako, ha? Kasi yung mga, ano, mahilig mag-color ng hair, sabihan niyo ako if, ano, kung kailangan ba talaga siyang i-wait or pwede na siya ilagay agad. Ah, wala akong salamin. Wait lang. Eh, dapat pala, ano, no, minix ko na din yung isa. Kasi dalawa yung binili ko, diba? Buy one, take one nga siya. Tsaka mahaba yung hair ko. Ang bilis naman ito mag-develop. Pagkatapos ko siyang i-coat, yung 1/4 nga lang, until dito, tsaka dito, tapos sa likod din, nag-ano na siya, kumulay na agad siya dito. So, siguro mga 10 or 15 minutes, tingnan ko pa rin. Tapos yung dito, hindi ko pa siya nalagyan. Yun guys, tapos ko na siyang i-wash guys. Itingnan natin kung okay lang yung color niya. Kasi kanina pag-check ko sa ano sa salamin, parang mas naging lighter siya. As in super light na hindi na ako na sanay na ganun ka-light yung hair ko. Pero dito sa camera, hindi masyado eh. Pero I hope okay lang naman siya. My God. Ano, hindi na ako nag-wait ng mga ilang minutes actually. Well, mga 5 minutes siguro. 5 to 10 minutes yung dito sa top ng hair ko. Yung sa black area nga.
And then, nung nakita ko na nag-develop agad siya, kasi yung ginagamit ko dati na pixels ata yun, kailangan ko pang maghintay ng mga ilang minutes talaga, like 30 minutes or more para mag-develop, makita na mag-develop siya. Tapos, ayun, pagkita ko mga 10 minutes, ganito na agad siya. So, ginawa ko, lagay ko na yung leftover dito sa buong buhok ko. And actually, yung dalawa, parang sobra lang siya sa hair ko. Nasanay kasi ako yung sa old ko din na kulang pa rin siya, kahit na dalawa. So, yun. Siguro mga 20 minutes or 30 minutes overall yung process from first na pag-apply ko until sa pag-wash off ko ng buhok ko. So yun, after ko nilagay lahat ng mga yung leftover na product, winash off ko na agad siya. Pero yun, mag-wash muna ako ng face guys para hindi naman tayo mag-breakout, kasi last week nagwe-breakout ako ito. Ayan guys. Sobrang laki niyan last time. Actually, mga 2 weeks ago. And then, buti na lang merong pinadalawa. Parang endorsement talaga. Pero actually guys, tamang-tama din na dumating yung product from Caristen. So, this is the A-Stop Foam Cleanser. Face and body cleanser to siya. So, for pimples pa rin siya. And buti na lang, pagdating nito, actually, hindi ko na matandaan kung kailan siya dumating. Pero I think mga Sunday? Basta last week siya. Sunday or Monday. Then, ginamit ko agad siya. Tapos yun, yung dito talaga yung grabe yung bunga talaga eh. Sobrang laki na, ginamitan ko siya na nung Indian Healing Clay Mask para lumabas talaga siya. Kasi nasa ilalim siya eh. Tapos, afternoon, overnight, nakikita na talaga yung bunga. Tapos gumamit ako nito every single day. Actually, merong days na nakakalimutan ko tong gamitin. Like, sa morning, nakakalimutan siyang gamitin. For a couple of, siguro mga 3 days, kasi naiwan ko din to. Kasi nag-staycation kami doon sa Abreeza place na condo. Pero nung ginamit ko to, legit nag-dry yung dito ko. Naka-help din siya mag-dry aside from yung me using yung Indian Healing Clay Mask. And ayan na siya. Natanggal na yung bunga niya. Bunga talaga. Ayan, bundok na lang yung naiwan. Tapos, meron pa akong mga maliliit na pimples dito. Pero yung sa cheeks na mga breakouts ko, naka-help naman din siya. So, I think super effective nito. And maganda dito is, kahit na foaming cleanser siya, actually, hindi siya super foaming sa akin eh, yung nagagamit ko. Ano lang, ang maganda dito, hindi siya drying compared to yung mga ibang foaming cleansers. Yun kasi yung concern ko every time na yun yung specific na type na cleanser na ginagamit ko. So, with this one, okay na okay siya. Hindi siya drying, hindi siya yung parang binabana yung mukha mo. Yun kasi yung nakaka-dry din sa face. Although oily ako, pero ayoko din naman ng ganun na feeling din naman eh. So, yun, gamitin natin siya guys and tingnan natin if meron pa siyang. Actually, hindi ko pa siya na-try talaga if after mag-cleanser, if meron pa pang natira na makeup or not. So, let's try it. Pasain muna pala natin ang ating face. Hayaan nyo muna ito. Pangit ng towel ko. May flower pa talaga. And this. Ayan. So, suggested nito na morning and night mo siya gagamitin para mas madaling mag-dry yung pimples mo. And mas madaling mag-clear up yung skin mo. Meron siyang medicated na amoy. So, mga in a week siya, guys, meron ka na makikita na difference. So, hindi siya kasing, yung kasing instant nung toner na from the same brand pa rin. Lalagay ko yung link in the description box dito sa cleanser na to if interested kayong matry ito, if yun yung concern nyo, yung pimples and all. Tapos, yung cleanse, yung toner din, if gusto nyo makita kung ano yung nagawa niya sa skin ko. Ilalagay ko lang yung link din in the description box below, yung video nun, or dito sa card. Ayun. So, kapag madry na itong buho ko, papakita ko din yung hair ko, yung color natin. Pero, parang nakikita nyo na ng konti. I hope okay lang siya, and pantay siya. Yun kasi yung problem ko, hindi talaga siya pantay. Tingnan natin, let's see. Ayan. Try natin siyang itanggal guys, ha, with the Nivea Micellar Water, Micellar Skin Breathe, Acne Clear, something. Basta pangtanggal siya ng makeup. So, tingnan natin if meron pa tayong naiwan. Yung sa ano ko to, pilikmat ako, waterproof siya. So, probably, meron pa yung naiwan dyan. But, tingnan natin kung madami.
mostly sa mata yung naiwan eh. Meron pa rin naiwan, pero yan, konti na lang siya. As compared to yung sa mga cleansers na iba na madami pa talaga may makeup pa talagang nagsistick sa mukha mo. Pero this one, madami din naman yung natanggal. Yung sa waterproof lang talaga, hindi siya ganun nakakatanggal. So, it's fine. It's okay pa rin naman. Kasi, yung feeling pa rin naman is clean yung mukha mo. Hey guys, so eto na siya, oh. Personal, parang hindi siya ganun ka, ano talaga. Like, ganito, yung nakikita nyo. Parang ano siya, darker siya sa personal pa eh. Pero, alam ko mga ilang days, maglalighten pa to eh. Pero so far naman, okay lang siya. Nakikita nyo pa yung mga ano dyan, oh. Mga napkins and all. Yeah. Hindi ko lang alam kung na-cover lahat eh. For sure, may mga black-black pa dyan. But so far, okay lang yon. Hairflix yung brand. Tapos yung company is Lifestrong. Alam ko, same sila ng company ng mga Megan Beauty. Parang same yung nagde-distribute din nun. So, yun. 199 pesos. Buy one, take one sa Watsons. I'm not sure kung kailan, until kailan yun. Pero so far naman okay siya. Yung nail ko din pala guys, itong sa gitna, oh. Inano ko na lang siya, ni nail cutter ko na lang siya. Kasi nag, ano siya, parang nakat siya ba ng parang halfway. Tapos ano, ang weird ng feeling na. So, kinat ko na lang siya in. Sayang. Hindi ko pa siya nakokoloran nga or nani-nail polish. So, yan na. Siya na lang yung naiwan na hindi mataas. Sayang naman yung ano ko. Yung long nails ko. That's almost 2 a.m. na pala guys. Hindi ko na malayan yung oras. 1:30 na. So, ayun. Iko-close ko na tong vlog na to. Dapat lang kasi dapat matulog na ako, no? But, ayun. Thank you guys for watching. I hope you liked this video. Give it a thumbs up if you did. Subscribe if you haven't already. And please click the notification bell just beside the subscribe button so you'll be notified every time I post. I hope to see you on my next video. Bye!